hanggang nauwi ang lahat sa mas malagim na insidente. Bandang alas 3 nga po noong 13 ng Enero ng taong kasalukuyan, umuwi ng bahay galing sa trabaho si Ella. Inaantok po ako noon eh. Sabi ko po, matutulog na sana po ako. Di humiga na po ako doon sa may kama po namin. Habang nagpapahinga ayon kay Ella, dumating ang kinakasama niyang si JR. Mga bata, asan? Sa labas, lalaro. Hinahanap po niya yung mga bata. Di sabi ko naman po nasa labas. Lumabas din naman po siya agad noon. Ayon kay Ella, nang mabigo si JR na tawagin ang dalawa nilang anak, bumalik ang lalaki sa kwarto kung saan siya nagpapahinga. Pumasok na naman po, parang palabas-pasok lang po siya. Tapos sabi po niya sa akin, isang tanong na lang, sabi po niya. Alam mo, miss na kita. Ito mga bata. Sana hindi pa huli ang lahat para maayos natin ang problema natin. Mahal mo naman ako, di ba? Di na. Yoko na. Para lang po tumigil siya, sinabi ko na lang na hindi na, parang ganun nga eh. Sige guard, uuwi na ako, sabi po niya. Hindi mo na ako mahal? Sige. Akala ko po uuwi na siya, kaya pinikit ko na po yung mata ko, matutulog na nga po ako. Hindi inasaan ni Ella ang mga susunod na mangyayari. Bumalik daw si Yaya sa kwarto at bigla siyang sinaktan. JR, ano ba? Nananakal na po siya bigla, tapos lumaban po ako noon. Pilit ko pong nilaban po yung sarili ko po para lang makahinga po. Ate! Sakala! Baba! Inakala niyang kikigil na si JR, pero hindi pa dito natapos ang lahat. Lumabas po siya, di akala ko po okay na. Lingid sa kaalaman ni Ella, kumuha ng patalim ang lalaki. Dito po sana tatama, pero yung kamay ko po yung nasanggap. Parang nanlilisik po yung mga mata po niya na namumutla, parang ganun. Namumutla po. Hanggang sa napadapa na po ako, ganun. Nagsisigaw, pero hindi naman makasigaw, kunti-kunti lang. Inisip daw ni Ella na katapusan niya noon. Nagdasal na lang po ako na kung mayroon pa ba akong mission po dito sa ibabaw ng lupa, mabubuhay po ako. Pero kung wala na, di ano na po, kay God na lang po lahat. Maya-maya pa, nasaksiyan ni Richard ang pagtakas ni JR sa pinangyarihan ng krimen. Walang yaka, anong ginawa mo? Walang yaka! Sa pag-alis ng sospek, buong lakas na nang hihingi ng tulong ang sukatang si Ella. Tulong! Naduguan na po siya. Tapos doon na po kami nagpanik. Tapos sumakay na po siya sa tricycle. Hinatid na po namin siya sa hospital. Tapos doon po niya nabanggit sa akin na si JR nga daw po yung gumawa ng pananaksak po sa kanya. Habang nag-aagaw buhay sa hospital, ang dalawang anak pa rin niya ang iniisip ni Ella. Kung mamamatay man ako, tapos makukulong yung papa nila, paano na lang po sila? Parang kawawa naman po, parang ganun. Saan po sila, sinong mag-aalaga, parang ganun. Makalipas ang 3 araw sa hospital, nakauwi ng bahay si Ella. Ang tinamo niyang mga saksak unti-unti nang naghihilom. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na buhay pa ako. Siguro po may plano pa yung Diyos para po sa akin. Tsaka sa mga anak ko po. Ma'am,
Wala pa rin po kami lead sa kalaroon ng SELOS. Sa isinagawang investigasyon ng Urdaneta City Police, SELOS ang natukoy nilang motibo sa krimen. Sir, ituloy ko pa rin po yung kaso. Napag-alaman natin na isa rito yung aspeto ng SELOS. Dahil nga gusto nang makipaghiwalay ng biktima doon sa suspect. Ang sabi ng victim ay lahat na lang kasi na kanyang makausap ay pinagsisilosa ng suspect.